Okay, may the week, happy Sabbath, kanatang tanan, mga kaigsunan. Okay, magdalay ka ng Diyos, Lord, kay kitagaan ako diya, kitagaan ako taliga, kung adlaw may papahulay, ano na papahulay ka sa tanan nato ng mga kabulay. Apan ako, hindi ko salamatan mo, i-request din niya ako siya, na buhanta sa lumapit sa kanya. No? Nindot kaayo ang mensahe sa awit ko. Kaya lang ako ang pagmamod, higo, or nasundunan siya, or mabusog na tayo sa mensahe, pero nakagabi ko, no? Lumapit sa kanya, ibigay ang sarili, no? So, naiingatan na ang mga kaibsunan. Before ko ba ito sa unahan, dahil ang tanong sa usa kasigilanon, no? Usa kasigilanon sa usa ka leader sa sulod sa iglesia, no? Ang ilang, kung ilang na ito, kakabalog, sa ito, kung kakabalog, sa ito sila punto, apan, sa ilang organization na ipinagayon na usapan at po nga katibuman dito sa layong dapi. Gani, kani siya ang katibuman, usanin siya ka Elders Congress, no? Kanya, ang iglesia nila, or ilang simbakan, nagwana, nagsapot-sapot, hindi sa mga ilang ipadala dito, apan, ang ilang ang ilang murag dako-dako ko ng elder sa ilang tibahan. Sa ilang pagbiyahe, mga kaisunan, no? Biyahe na siya. Sa tuwa-tuwa sa ilang biyahe, hinunong kadali ang bus. Kay na ay huwapa kaayo na babae susama sa ako at ay mo pala kaya kung minasa ka mga no? Susama sa ako at mga kaisunan, unya, nilikod dapat niya. Wala na siya. Nagdagan ang bus, mga kaigsunan, apan, nakatulog ang babae. Oh, nakasandig sa iyang tungan. Kamon, namurog ako sa ka-elder ko. Siya, apan, hindi po ba? Hindi po tayo. Niyaw po siya sa iyo. Diyon, nasayod ka kung asa ko ba yun. Nasayod ka na patulogin ko sa iyo ang hulaan. Tabangin ko, ma-overcome ko ang iyong temptation. Tuod, nakaabot siya dito ha, nga malupayag o sa iyong pag-uli. Dali ka lang tayo, no? Sa iyong pag-uli, susama na gihapon ng sitwasyon at may tabo. Pero nadumagan kay ang babae nga ni sakay sa bus, punti kayo na klaro kayong telescopic, no? Apan, sa iyan hapon na ako. Nauna niya, murag lahi, murag, di rin na maayo. Sama sa lahi kabo, naka, kuhaan sa iyan hapon mga kaisungan, nakasanig niya ang iyan lumahan. Kuro pa po siya, ako siya mga batat, mga kaisungan. Ang iyan ako, Lord, thy will be done. Ang imong kabuburkod ba'y matunan, no? Mga kaigsunan, na ay mga panahon or na ay mga situation na bisan po o kung doon na ka sa Ginoo, no? Basi kay kasimbahan, bilig yun na excuse sa mga pagsunan. Leader man ka sa simbahan, mas kung leader ka, mas grabe ang imo ang pagsulay o temptation. May gusto ba ni Satan na ang saman, nga makuha kaya. Kaya kung what's ka rin makuha na ka, ikaw na nagdala sa simbahan ninyo, ang saman, di ba? Matumbakod ang iyong iglesia. No? Matumbakod ang iglesia. Apa, niiling nga na ang ating pagkatunan, ang usa ka sa bilanon ni Moses. Di ba? Masayot ka na si Moses usa ka great leader. No? So, before ka mo study sa iyo ang sinabi, ako ka mo ihangi o kamundo ko o mamangkota. Labing balaan sa libaw na ko, Diyos, kami na nagpasalamat na kami mo sa adlaw na ipapakulay ni inong ihatag ka na mong hindi na taunan. Kami na nagahangi o kami mo Ginoo sa iyong presensya, mag-auban ka na ako, samtang ako mag-saysay sa inyong pulong, nagsayot ako Ginoo, nagili ang tapos, nung tungtong niingin doon sa akong pagpapakasalay ko. Kapag Ginoo,
mensahe nga imong pusik padala sa among tanan mahimo nga mga panalangin na kami ni Inihimo. Kung hindi makatak na katabang ka namo sa pagpamalaga diha kami. Kung hindi tanan mo kinatugyan, hindi na lauman, madawat ang ibang sa mga ni Jesus ang persona ng mga lulas kami. Ang araw mabatang man karoon, di tayo na lang kuna siya o Emmanuel. No? Nasayot lang tanan kung unsa ang meaning sa Emmanuel. No? Emmanuel means God will us. Ang topic ko or ato ang pag ang may balita ang ato ang pag tunan karoon, makita kini sa Exodus 17:116. So, isa kini siya ka chapter. O wala na kung ibutan din haa. Hindi na to sa isa. Hindi na to ka na basahan karoon. Tubig
in my hand. No? Kasi, proud din niya ang parents sa ako, proud din niya ang family sa ako.
graduation. Kunya ang ako. Ang ako kuya, dili magin siya. No? Ako na ako na. Wala ba si? Pusin ko kuwari sa kulula kay siya na ba ang patay? Kunya, nagulang ko na po ito ka. Layo ang mga goy. Kunya, ang ilan ang atuon sa kabakan, tutabla ko. Ako orang graduation. Dako kay pamasahe. Kunya, ang muat ko sila dito. Kunya, di na na ito papasok. So, yung anak nila ko muna ko na. Nagbuhat, ano? Saan mo? Gabi ko ba ako sa Ginoo? Ingon ko, Ginoo, I ought to obey God rather than man. Yabot yun ang takna na ni graduation na anak ko na, anak ko sa mula. Gabi pa lang na siya. Ni, kanan, okay na sa inyong hanga. Dili lang nagpasa dito sa silahan. Pero ay ka pala kay upasa man ta sa silbahan. Intel siya. Ay po, wala yung problema. Ay po, ay salamat, no? Salamat din. Praise the Lord din kay. Ayun po, nga, ang Ginoo good ang nag-hikap sa iyan kasi kasi. Salamat din, Lord. Sometimes, ang kinabuhi, naatay ka na mga opportunity. Labi na sa mga bagong nilagay, naghagi mga opportunity, dakong sweldo, dakong ugalan, makatabang sa pamilya, makatabang sa bulan sa Ginoo, pero makompromise ang sabat. No? Dako. Kaya nilang imungi, imungulang dirita, kung diri mo kita, dakong sweldo, dakong akuan. Apan, kung ako po siya iikuan, tapos musik mustanjid ko sa akong gituuhan is mustanjid ko at ubangan sa Ginoo. Wala po yung trabaho. But, ang kadaugan na anak, mga kaisunan, ato yung matagamtaman sa liha na ato ipataas si Ginoo Jesus inay sa kalibutan ng mga butan. Kaya naman, kaya sa liha na ipataas na si Ginoo Jesus, dako ato kadaugan. Apat kung atong ipaabot si Ginoo Jesus, kabaluta na ang kapindihan atong makaramdaman. Amen, mga kaisunan? Amen. Sa pagpadayon sa ato ang pagtuon, gani ikaw ba na puto? But Moses' hands became heavy. Naliman ka sa gilag anak, tapos gikan sa buong, gikan sa gabi or kanakon. Hindi, 24 hours mag-anak siya dun sa mapili si Amalek. Di ba grabe ka haloy? Kita gani? Ako nag-remember ko sa mga estudyante recently. Kay, ako din sila ni kanan, ang ilang punishment kapag pinuhoy sila, magpataas ko sila ang tabo. Dito na ko nakawag ka. Dili, wala pa gani nag 5 minutes. Hawuyan na sila. How much more na si Moses? Nang sige na yung anak, no? So, hawuyan din siya. Bakit din siya kakapoy sa iya ang mga kamo, apan, mga kaisunan, tungod sa iyang mga kaubanan, na awang ibuhat sa iyang mga kaubanan, wala na tinangak, no? Kasi, ilang dibuha ang bato, ano nga malingkuran ni Moses, o niya, ang dibuhat nila, ilang disuportaan ang kamot ni Moses, diri asay o diri ang asay. Diri si Aang, diri si Heart. O asa wala sa ilang duha. Diba? So, ina din na siya mga kaisunan. Nga sa liha, nga atong iglesia na suportaan sa tanan ng mga miyembro, nga sa liha, nga atong leader mo, bati ganit kaluya, ang mga member po mo support. No? Mo gunit unya. Dili pasagdan, no? Gani, daghan na kaayutan ka ng mga mawali, no? Mga wali dili sa mga agoy. Dili ko siya magiging successful o wala ang inyong mga support. Amen? Yes. Dili ka magiging ka ng makagulta sa bautismo if wala ang inyong presensya. Diba? Dili yun magiging ko ang kadaugan din sa mga Central Church kung wala
sa siya. Kundili, ang iyang kusog na asa support sa iyang mga member. Dili kayo, naluyan na ang atong leader, naluyan na ang atong kaigsunan, kapag ang atong dibuhat, gichismis na ko siya. Gimabites na ko siya. Ato siyang gisuyahan mo, dili kayo, damur na po na siya dibuhat sa ato ang kaigsunan na naluyan na, damur siya madaw. Apan ang atong buhaton sa diha na naanagay ko niya sa ato at diha, member man or a leader, ato yung tabangan sa pag-aga o pagtindo kay tintantanan magtungan o ato sa langit. No? Amen yung mga kaisunan? Amen, no? Gani sa ikaw, ikalima na punto sa atong pagtuon. Ang saad sa Ginoo sa matag-usakan na ito daron. Nga, inong siya din niya, ang kadaugan sa, hangod sa kanang, kanang ni Dao na ang saad, wala good ni Kwan si Moses sa iyang kamot, kung kay isuportaan, ang kadaugan ilang natagantaman. No? Nadaog ang Israel, mga katawan sa Ginoo. Gani ang promise or saad sa Ginoo sa Yaha that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. No? Unya is that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Hanod sa ato ako, kung iunsa sa Ginoo pagdaog ang mga katawan dito sa battlefield, inanak ko ang Ginoo mutabang sa pagkita na po, makipaway, makipface, anang dako ka ayong mapagsulay. Ang Ginoo, ang the Lord will fight for you, mga kaisunan. Diba? Nito ka ay masaan. Saan? Matag-usap ka na ito, kung kayo. Kitang tanan. Wala po kabalo sa ito ang sitwasyon na kami nakawin. Pero, basing naas sa ito ang karoon. Basing naas sa ito ang karoon. Nga ni ato ba, karoon na wik, grabe na kalapapoy, karoon na wik kay, takukit na pagsulay ato na ato ba, karoon na wik, no? Gipsulay na, jutag maayo kapag ato niyong duman, may ang saad sa Ginoo. Kasi sa saad, sa una pagbig kay ni, kung yan kanina saad, hantod karoon, saad grabe sa Ginoo, di ba? Amen ka ay mga kaisunan kay ang Ginoo, magpapalikul man ka na ito sa lihangan o tumanta kung yan ang mapagsulay. According sa Bible commentary, no? So the Israel of God prevailed na daog sa lihangan nga ang ilang pagtuo nag-grabigit o ganang paggunit sa ilang pagtuo. No? Faith without word is faith without word is Marhian. Faith without work is? Patay. No? Luya. Apay mo ang atong pagtuo higpit, una na ako na yung buha, likon dito. No? Batanawin? Likon. Likon. Hampo? Likon. 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 Responsibility. Yan naman. Sa ilang pagmulit sa ilang member, ang leader people, dapat na naagin siya ka ng higpit na ka ng communication sa Ginoo. No? Asa man siya mangitaw ka ng kusog? Sa ilang mga kasinganan? Sa ilang family? No! Mangita siya ng kusog dito rin yun sa pagmulit sa Ginoo. Amen? Amen. Before ko po kanang muli ko, I just want to share this experience. Last week, dito may sa Siargao. Kung sila pastor, dito po sila sa Dinaga. Kanina po mga kaubanan, ang kaubanan namin,
discourage gamay, ang akong pagkaubanan, iyo po di-encourage ang ilang ang itong kaubad. Di nagpadayon ang atong proses dito sa Siargao. Sa talag, ato na ni dito ang mga kaisulan na kapas ni Juan ni Dover. Nakita-kit ko na kung nakalangurag sa sila kaayo, kay tumadag ako na kaubad. Parang may. Ang atong kahimbang dito, walay nag-support sa atong mga kaisulan. Kami-kami, kanina ng mga tao, yun ang repactivity, lutok sa pagkaon, at kanina-kanina, bulatod. As in, wala may time musuroy, no? Unlike sa upan niya, makasuroy, makaya. Kami yun, morning and afternoon, puso din ang trabaho, trabaho sa panahon niyang gabi, anak ang trabaho dito. So, kwanjit din na kapoy, anak, kapoy Bernie, anak. Pero nakita na ako, nabisan ko, adlaw-adlaw ni Isulayan. Pero nakita na ako kung sa kalikon ang grupo na bihatag sa dito. Kaya nakita gani na ako na murag magkikapoy ang isa, take over na yun na. O, ako na lang yung ani, ako na lang ani. So nakita na ako ang pagtinabangay. So kung kita ni ay mga kaisunan magtinabangay ka, likod yun ang ato ang iglesia. No? Hindi ito mag-inautay. Wala na ito sa ato kasi ang mga kanan pagkaginuntanay. Nga, iskurihan na ito siya kay maayo. Nga naman, tungod kay kanan siya ang nakapapaluya sa ato ang iglesia. Dito, praise the Lord, no? Bisan patuon kung grabe ang mga pagsulay na niabot sa amo throughout the week. Pero ang among relasyon sa among grupo naglikod hangtod sa katapusan kung kita nakadala og mga abili ka lang dito sa ilang sa Ginoo og lima ka buo. Dapit na tinalipay na ang mga dyan kay ako yung thinking na wala lima kanang mabautismuhan kay kanang ang mga katawag yung siyang lugar is anti third place. No? Wala kayo ganang, wala kayo ganang, naiadid na siya ito, pero dili siya nga itong kalaghan. Wala yung church dito, wala. So, makawal niyo ba? Gusto mo, kanan, no? Mag, kanan, nakakahit na yung mga ano, so yung anak yung pagkikipar. Praise the Lord, naagyoy, gitawag ang Ginoo sa dito nga lugar, no? So, muli siya nga ito ang mga selected Adventist young professionals. Aguhuna-huna, murag, di nga yun taan ni kauli, no? No, di nga yun ni kauli kay, wala na rin pamilihin eh. Apan, God will provide. Salamat kayo sa itong mga Adventist young professionals din sa mga agoy na nagtapang nito, one month away, wala na rin pamilihin, wala na rin pangtaon. Ate Jessa, nag-sendin siya para sa amin. So, praise the Lord, ala ng mga tao na nagpadasi, nag-support sa mga karangang gulatot sa Ginoo, nagbalikod o nahimong successful. Since Jesus came dwell with us, we know that God is acquainted with our trials. Maybe sa ato ang karoon na ay nasubot tungod kay wala niya ni naangkod nga gusto niya. Maybe sa ato karoon nagdala-dala o burden sa ato kasing-kasing. Maybe sa ato karoon the struggle ang iyong mga hinatina. Maybe sa ato karoon naagin sa simbahan, di anita sa simbahan, nagdala-dala sa ato mga problema. Maybe sa ato karoon nagsakit ang duhan. Kapag ato kinunduman na ang Ginoo is nag-uban sa ato mga trials, sa ato ang mga simpatiya, sa ato ang kasubok. Every son and daughter of Adam may understand that our Christ is the friend of sinner. Ato nang ganang ko, wala tayo laring pamili. Wala tayo laring kasulitan sa ato mga burden. Kundi ang Ginoo. Karoon na gabi, ang Ginoo nagtulong sa iyang kamot. Our
tonight? Are you willing na, Lord, ihatag din ako sa iyo ha ang tanan na mga burden. Tabangi ko. Naabasayin din niya ang kahingawa nga ihatag ang iyo ang kasing-kasing dito sa Ginoo. Naabasa ko din niya nga naglisod ko bahatag sa Ginoo. Karoon na tangla ang Ginoo na tuloy sa iyo, sa iyahang karoon. Are you willing to hold God's hand? If you are willing, ipakita ko yung pinaagin sa pagtindo. Why worry nga? May pagsulay ng abot. Why worry nga? Gidas anang tao mga pagsulay. If we know, if we understand that God is with us. Amen, mga kaisunan. Before ko mag-apo, let's sing this song. Behold the tabernacle of God is with me. Behold the tabernacle of God is with me. Sing. Behold the tabernacle of God is with me. And He will dwell with them, and He shall be His people, and God Himself shall be with them, and be pag-ayo. At ako pili ang puno si Barbara Lee. Napa mga kaisunan,
comes. Shania pini dito. Isa-isahon pa? Isa-isahon? Jibons, Edward, Yong-Yong, Rael, o Shania. Ilang? Mary Apollo. Isa? Isa-isahon? Kulang pa isa? Yong-Yong. Si Yong-Yong. Ah, Jisa. Nasa gawas. Yes. Gian ko yun. Good. Wala isa rin.